In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, Father Ian. Welcome to the Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Today we celebrate the 13th Sunday of Ordinary Time. Together with all our intentions, we pray for those people who recommend themselves to our prayer in this Holy Mass, for those who are celebrating their birthdays and anniversaries today, those people who are continuously asking prayers to Saint Padre Pio for healing, and for all the eternal repose of our departed loved ones. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you. Let us pray. O God, who through the grace of adoption chose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated.
A reading from the Book of Kings. One day, Elisha came to Shunem, where there was a woman of influence who urged him to dine with her. Afterward, whenever he passed by, he used to stop there to dine. So she said to his husband, "I know that Elisha is a holy man of God. Since he visits us often, let us arrange a little room on the roof and furnish it for him with a bed, table, chair, and lamp, so that when he comes to us, he can stay there." Sometime later, Elisha arrived and stayed in the room overnight. Later, Elisha asked, "Can something be done for her?" His servant Gehazi answered, "Yes. She has no son, and her husband is getting on in years." Elisha said, "Call her." When the woman had been called and stood at the door, Elisha promised, "This time, next year, you will be fondling a baby son." The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. The promises of the Lord I will sing forever. Through all generations, my mouth shall proclaim your faithfulness. For you have said, "My kindness is established forever. In heaven you have confirmed your faithfulness." Forever I will sing the goodness of the Lord. Blessed the people who know the joyful shout, "In the light of your countenance, O Lord." They walk at your name, they rejoice all the day, and through your justice they are exalted. Forever I will sing the goodness of the Lord. You are the splendor of their strength, and by your favor our horn is exalted. For to the Lord belongs our shield, and to the Holy One of Israel our King. Forever I will sing the goodness of the Lord. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as dead to sin and living for God in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord.
Jesus said to his disciples, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon once again, brothers and sisters who are gathered here in our national shrine, and also to those people who continuously following us via live streaming. Today we celebrate the 13th Sunday in Ordinary Time, and the readings of today would ask us, how do we relate with people? How welcoming are you to your family, to your friends, to your community, to the church? Isa po ang ibig ipakahulugan ng mga pagbasa ngayon, kung paanong tayo ay nagiging welcoming, mapagtanggap sa mga bisita o sa mga taong dumadating sa ating buhay. And that question would answer, how do we relate with people? Paano tayo nakikipag-ugnay sa mga tao? Sapagkat sa mas malalim na pagtingin, welcoming people is not just welcoming them in our home. Ang pagtanggap sa mga tao ay mas malalim sa pagtanggap sa ating mga bahay. Sapagkat ang tunay na pagtanggap sa mga tao ay yung pagtanggap natin sa kanila sa ating buhay. Mas malalim ang buhay kaysa bahay. Mas malalim ang pagtanggap ng bisita sa bahay kaysa pagtanggap ng tao sa ating buhay. And the Gospel of today would tell us na hindi karapat-dapat ang taong mas mahalaga ang ibang tao kaysa sa Diyos. The Gospel would tell us, whoever loves father or mother or son or daughter more than Jesus or more than God is not worthy of him. Sinasabi po ba niyang hindi mahalin ang ibang tao? Hindi po. Ang sinasabi ng Diyos, dapat sa ating pakikipag-ugnay sa bawat tao, alam natin kung sino ang sadyang pinahahalagahan. At sa mga gawaing ganito, nais nating pahalagahan unang-una ang Diyos. He is the most important person to relate with. Sa ating mga iba't ibang pakikipag-ugnayan, kaibigan, pamilya, kabarkada, kapitbahay, kasama sa bahay, kasama sa simbahan, more than anything else and more than anybody else, we should relate first to God. Yun po ang pinakamahalaga. Pero kapag ka nakikipag-ugnay ka sa Diyos, hindi ka naman makikipag-ugnay sa Diyos at ang Diyos ay magpapakita sa iyo at makikipag-ugnay din sa iyo. Wala kang makikitang Jesus na bababa sa cross para sabihin sa iyong, "Salamat, napakabait mo sa akin." Walang ganoon. Wala kayong makakasalubong sa palengking Diyos na may buhat-buhat na krus para sabihin, "Mahal din kita, salamat sa iyong pakikipagkaibigan sa akin." Wala. Sapagkat ang Diyos nakikipag-ugnay sa atin sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Doon pumapasok
ang pagkakaroon ng kahalagahan sa pakikipag-ugnayan. Unay Diyos, pero ang Diyos na nakikipag-ugnay sa atin would relate us through the people around us. Ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa atin sa pamamagitan ng inyong mga pasaway na anak. Ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa atin sa pamamagitan ng inyong mga bungangerang nanay. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng iyong lasinggerong asawa. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng iyong tsismosang kapitbahay. Ganoon makipag-ugnay ang Diyos. Sapagkat napakadali, it is very easy for us to tell God, Lord, I love you. That's why we celebrate Mass. That's why we attend to this celebration. We pray always because I love you. That would be very easy. But God, when relating to us, He would send people to relate with. Ganoon po makipag-ugnay ang Diyos. At mas mapapatunayan mo na totoo ang sinasabi mo yung, Lord, I love you. Lord, mahal kita. Mas magiging totoo yon kapag ka ang mga taong nakapaligid sa iyo, nakita mong Diyos na nakikipag-ugnay sa iyo. Sapagkat mahirap po na, Lord, I love you. Lord, thank you. Lord, mahal kita. Pero hindi mo naman mapatawad ang iyong kapitbahay. Kasi po yun ay magkasalungat na bagay. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo mahal ang mga taong ipinadala ng Diyos. Kaya diga po, praktikal. Kapag kayo ay nakikipag-usap sa inyong anak na pasaway, diga nasasabi ninyo, Diyos ko po, kailang kagatitino? Oh, diga? Doon pa lamang, Diyos pa rin ang iyong pinakikiharapan. Panginoong mahabagin, bakit ho ganito ang aking asawa? Tingnan ninyo, kahit sa panahon ng pagrereklamo, Diyos pa rin ang iyong pinakikiharapan. Minsan hindi natin napapansin, pero yun ang katotohanan ng buhay. We relate to people because we want to relate with God. And God would send us people to relate with para patunayan ang pagmamahal mo sa Kanya. Diga po, marami tayong dasal, Panginoon, sana naman po ay maubos na ang aking problema. Mali po ang dasal na iyon. Kailanman hindi nauubos ang problema. Panginoon, mawala na po sana ang problema sa aking buhay. Abay, pagka ginawa niyo yon, mauubos ang inyong mga kamag-anak. Mauubos ang inyong mga kapitbahay kasi minsan sila ang problema sa buhay. Kaya mali ang hinihingi natin minsan. What is the best prayer? Lord, grant me courage para mabuhat ang mga problemang ito. Yun ang panalangin. O halimbawa, humihiling ka sa Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagmamahal para ako'y lumago sa pananampalataya. Anong ibibigay sa iyo ng Diyos? Ay di problema sa buhay, sapagkat sa pamamagitan noon, lalago ka sa pananampalataya. Hinihingi mong, Panginoon, bumait po sana ako. Anong ibibigay sa iyo? Eh di yan nga mga lasinggero mong asawa. Dahil yan ay patunay kung paanong lalago ka sa pagmamahal. Kaya ipagpasalamat minsan ang mga taong umuusig sa atin. We should thank God for those people na walang ginagawa kundi tingnan ang ating pagkakamali. Sapagkat ang mga pagkakataong iyon ay pagkakataon para patunayan ang iyong pagmamahal sa Diyos. Mahirap ay pagka ang iyong kapitbahay wala nang nagawang ginawang maganda, lagi na lamang binabantay ng iyong pagkakamali. Kapag ang iyong mga anak, hindi ka napapasalamatan. Kapag ang iyong magulang, laging wala sa bahay dahil nagtatrabaho. Napakahirap unawain ang mga bagay na ito. Pero kapag ka tiningnan mo ito sa mata ng Diyos, makikita mo kung paano gumalaw ang Diyos sa iyong buhay. Kayong may mga sakit, minsan iniisip natin, pabigat. Pabigat ang sakit na ito. Napapagod na ako. Pero tingnan ninyo,
Sa pamamagitan ng mga sakit na iyan, lumalalim ka sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Kapag ka alam mong hindi mo na kaya, binibigyan ka ng Diyos ng lakas. At yun ay mga pagkakataon para ipagpasalamat. Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, di ka po parang nakakapagod? Pero anong ibinibigay sa inyo ng Diyos? Mas mahabang pasensya. Napapagod ka, magrereklamo ka ngayong gabi, pero bukas, aalagaan mo naman uli. Alam niyo kung anong tawag doon? Pagmamahal. Minsan ayaw nating tingnan ng ayos, minsan natin hindi natin nakikita, pero pagmamahal po ang tawag doon. Kapag ka ikay pagod na pagod sa trabaho, pag uwi mo sa inyo, ikaw pa ang magluluto, duming-dumi ng bahay, umaga na dumating iyong mga anak. Pero bukas, magtatrabaho ka uli. Alam niyo kung anong tawag doon? Pagmamahal. Sakripisyo. At doon tayo lumalago sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang ating lokal na katisismo dito sa Batangas, number 62, hindi lamang matanggap sa bisita ang mga taga-Batangas. Ito po ay sinuportahan ng number 56, madamayin din lalo na sa pangangalaga at sa mga pangangailangan ng kanyang kapwa. At doon dapat tayo lumago. The invitation of Jesus this 13th Sunday of Ordinary Time would tell us, how do we relate with God? And the only reason to relate with God, and the only purpose, and the only proof that we are relating good to God is that we relate with other people. Kaya po sa banal na misang ito, let us ask Jesus, when we receive Him in the Holy Communion later, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagtiwala at madamaying puso upang sa lahat ng bagay na aking nararanasan, lagi kong matanggap ang aking kapwa bilang tanda ng aking pagtanggap ng aking pakikipagrelasyon sa iyo. Ikaw na nagsasabi sa aking mahal mo ako sa pamamagitan ng mga taong ipinadadala mo sa akin. Please all stand. Together, let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We have been graciously welcomed by the Lord to the banquet of His Son, but He still has so many other gifts to store for us. Let us confidently ask for them as we humbly pray. We beseech You, Lord, hear us. We beseech You, Lord, hear us. For the Catholic Church, God's family on earth, may she always welcome people of different cultures, races, and social backgrounds without discrimination or prejudices. Let us pray. We beseech You, Lord, hear us. For Pope Francis, our bishop, priests, and other religious leaders, may they constantly inspire us with their good example of generosity and availability to help those in need. Let us pray. We beseech You, Lord, hear us. For our civil leaders,
May they welcome the refugees and the migrants and enable them to integrate themselves in their new environment so that they become productive citizens. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. For our parish community and its organizations, may we always be open to welcoming new members with the affection of brothers and sisters and offer them the solidarity and trust they need. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. For the poor in our community, may they see Jesus in the love and kindness of their neighbor. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. Lord of all kindness and generosity, make us as kind and generous as you are toward all those we meet today. May we, in turn, be welcomed by you to the kingdom of eternal happiness, where you live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who graciously accomplished the effects of your mysteries, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For through his Paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works, for you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, as we sing the hymn of your glory without end, we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna. Blessed is he who comes in the
who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come. Amen. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen. All stand. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, come.
deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen.
luha ay kaginawan sa tumpa na landas siya. The second collection which will be done is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Padre Pio. Thank you for your offering. Ang Panginoon ang aking pastol, please all stand. Let us pray.
May this divine sacrifice we have offered and received fill us with life, O Lord, we pray, so that bound to you in lasting charity, we may bear fruit that lasts forever, through Christ our Lord. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Please be seated for a while. Some announcements. Una, sa inyong pagbisita sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyong mapapansin ay isinasaayos natin ang ating extension at nagkakaroon tayo ng mga minor repairs sa ating Divine Mercy Sanctuary sapagkat inaanay na po ang malaking bahagi ng ating sanctuary. Sa mga nagnanais maging kabahagi ng paghawaing ito, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, lalo na kapag Sabado't Linggo ang ating osteria, lugar dito sa Pambansang Dambana, nasa Parking B, kung saan pwede kayong pumunta at kumain. May mga mabibilihan din ng pagkain. Ito'y ating itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa Pambansang Dambana. Gayun din naman, pinapaalalang huwag po tayo mag-iwan ng kalat dito sa loob ng simbahan at pakiingatan natin ang ating mga upuan at mga luhudan upang ito ay magtagal nating magamit. Ipinagbibigay alam din na tayo ay may malalaking mga free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana gamit ang ating main arch entrance na sa bandang likuran po iyan. Meron tayong mga safe and free parking para makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ipinagbibigay alam din na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Kaya sa inyong pagbisita dito, mangyaring sundin ang mga tama at angkop na kasuotan bilang pagbibigay galang sa banal na sakramentong nasa altar. At bilang bahagi ng patuloy na pagpapalago ng Pambansang Dambana ad experimentum, sinimula na ngayong buwan ng Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing sakramental sa Kapilya ng San Pedro sa Highway, tulad ng kasal at mga binyag at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang kasal sa simbahang ito ay mga nakaschedule na noong mga nagdaang taon pa at nagkataon namang napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kung sa inyong kayo po'y may katanungan, makipag-ugnayan sa opisina ng parokya. At simula kahapon hanggang Lunes, naririto sa atin ang Malasakit Bazaar. Ito po ay gawain ng Social Action ng Lipa, ang ating komisyon na tumutulong sa mga nangangailangan na nating kababayan. Ang kanilang tindahan ay nariyan po sa harap ng Divine Mercy Sanctuary. May mabibili kayong mga damit, sapatos at iba pa na maaari nyo pang gamitin. Pwede ring maging tulong ninyo
mag-donate ng mga bagay na maaari pa nilang maipagbenta at magamit ng iba. Sa ganitong diwa, magkakaroon ka na, makakatulong ka pa. Suportahan po natin ang gawaing ito ng simbahan. Inaasahan po namin ang na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin dito sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po kayong muli. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has ended. Let us glorify God by loving our neighbor. Thanks be to God.